Magandang umaga po sa ating lahat at ang oras po natin ay 9:57, 3 minuto na lang po ay mag-umpisa na po tayo. Kaya paalala po sa ating pong team online at sa mga nandito po, please kindly share our live video and please react na rin po para po marami po tayong reactors para marami rin pong mga kita na live video natin at makilala at marinigin po nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon po, habang mag-aantay po tayo ng 2 minuto bago po magsimula, ready na po natin lahat ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga notes para po sa ating lesson mamaya. Gagawin po ang ating katawan para po sa pag-indak natin, pagsayaw natin sa ating Panginoong Diyos. Ready na rin po natin ang ating mga ngiti dahil kailangan na salubungin ang ating Panginoong Diyos na meron tayong ngiti sa ating mga labi. Kaya umaasa po ako at nanawa, maganda po ang umaga ninyong lahat. Paalala po muli, 2 minuto na lamang po at magsimula na tayo. Kaya ngayon po tayong lahat ay tumayo
at manalangin na po sa pag-uumpisa po ng ating gawain. Pero bago po ang lahat, bago po tayo manalangin, naghandog muna po tayo ng isang magandang awitin sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo ang lamit sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Itaas po natin ang ating mga kamay. You are forever in my life. You see me through the sea. Yeah.
Lord, hallelujah, Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat, Panginoon Diyos. Sa araw na ito, Lord God, sa linggong ito, Lord God, sa buong isang linggo, Lord God, na kami muli ay ginabayan mo, Lord. Pinagpala mo, Lord God, pinagaling mo, Panginoon Diyos, ginabayan mo, Lord God, pinotektahan mo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon Diyos. Dahil ikaw ang pumapagitna sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng blessing na ibinigay mo sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. At itong linggong to, Panginoon Diyos, ibabalik namin, Panginoon Diyos, lahat ng ibinigay mo sa aming Panginoon. Dahil ang lakas namin ngayon, Lord God, ay sa'yo lamang namin ibibigay, itutuon, Panginoon Diyos. Ang talino namin, Lord God, ang wisdom na ibinigay mo, Panginoon Diyos, sa amin, Lord. Sa'yo lamang namin itutuon, Lord God, sa pakikinig lamang ng salita mo, Lord God. Ngayong araw namin, Lord God, itutuon lahat ng ibinigay mo, Panginoon Diyos, sa kalakasan, Lord God, sa gabay, Panginoon Diyos, na ibinigay mo, Panginoon Diyos, sa blessing na ibinigay mo, Lord God, kami ay mag-tithe and offering, Panginoon Diyos. Ibibigay namin, Lord God, ibabalik namin lahat, Lord God, lahat na ibinigay mo sa aming mga buhay, Panginoon. Alam namin, hindi ito sapat, Panginoon, pero patuloy kami magpapasalamat, Lord God, patuloy kami itataas ang pangalan mo, Panginoon Diyos, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Kayo, Lord God, ang patuloy na maggabay, Lord God, sa bawat isa, Panginoon Diyos, sa aming team online, Lord God. Protect them, Lord God, guide them, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord God, ng malakas sa signal, Lord God, para hindi magputol-putol, Panginoon Diyos, ang pakikinig nila ng salita mo, Lord God, para hindi maputol, Panginoon Diyos, ang pagsamba nila sa iyo, Panginoon. Kayo, Lord God, ang patuloy din na magbigay ng blessing sa kanila, Lord God. Binibigay yung oras nila, Lord God, ngayon, Lord God, para sa iyo, Panginoon. Pagpalain po sila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon Diyos, ang mga nandito, Panginoon. Kami po ay protektahan mo, Lord God. Maging maayos nawa, Panginoon Diyos, ang aming gawain ngayon, Lord God. Maging successful, Lord God. At ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, alam namin, Lord God, na magiging maayos to, Lord God. At ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na kami, Lord God, sa mga aral na ibibigay mo sa amin ngayong araw na ito, Lord God. Alam namin, Lord God, na itong aral na ito, Lord God, ay tutuod sa aming puso, Lord God, sa aming isip, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat, Lord God. At Lord God, nagpapasalamat din kami, Lord God, sa lahat ng blessing, Lord God, na ibibigay mo ngayong araw na ito, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, ang lahat ng mga nagbigay, Panginoon Diyos, sa regalo na ito, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos! Amen! Praise God! Praise God! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sino po dito naniniwala na ang Diyos ay tapat? Sumigaw nga ng malakas na amen. Ang lahat ng anak ng Diyos na naniniwala na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat sa ating pong mga buhay. Ayan, kung tayo po ay naniniwala na ang ating pong Panginoon ay tapat, na ang ating Diyos ay mabuti, patuloy po natin siyang papurihan at pasalamatan sa ating pong mga buhay. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Patuloy po natin ibigay yung the best nating pagpupuri para sa ating Diyos, ating ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ayan, sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God, naniniwala po kami that you are faithful, that you are provider and giver, Panginoon. Sa araw po na ito, Lord, itutuon lamang po namin ang aming mga puso, ang aming mga isip sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Hallelujah. Faithful, that is your name and you are able. You say the same now and forever. You will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire. By your unshakable word, we come to you now. We come to you now. In trust we pray. Let's sing, oh, 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 oh. We're giving you our praises, oh, oh. For your will to be done, we know
praying that your will be done, Panginoon, sa aming buhay. Builder, what you have started, you will see through. On solid ground, you stand a breakthrough. With hope that is firm and secure. We come to you now, in trust we pray. Kami po pa, Lord God, ay susunod lamang sa iyo. Kalooban mo ang maganap sa amin pong mga buhay. Kaya naman sa araw po na ito, Panginoon, patuloy ka lamang po naming aawitan at pasasalamatan ng buong puso, Panginoon, dahil ikaw ay tapat at tunay na mabuti sa amin pong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord, your love is undenied, Panginoon. You are God that unchanged, Panginoon. You are the same God that we believe yesterday, today, and forever, Panginoon. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, holy Lord, victorious, it's the Lamb. Minsan pa, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay para sa ating yes, Diyos. Yes. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord God, salamat, Panginoon, for your love
is stronger than a thousand seas. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, because your love is unfailing, Panginoon, and your love never fails sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, because you are God, our faithful God, Panginoon, patuloy na ang iyong pag-ibig ay tapat sa amin pong mga buhay, ang pag-ibig mo ay sapat at hindi nagkukulang sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong napakalawak na pag-ibig, bagamat marami ang aming kasalanan.
Mas malaki, Panginoon, yung pagmamahal mo para sa iyong mga anak, Panginoon. At nalarapat lang, Lord God, na sa aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon, maibigkas namin at maisalarawan namin kung gaano ka namin iniibig, Panginoon, kung gaano ka namin minamahal at kung gaano kami, Panginoon, nagpapasalamat dahil Ikaw ay mabuti sa amin po mga buhay. At salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay hindi nagbabago noon at ngayon at kailanman. Ang Diyos na sinasamba noon ay ang siyang Diyos na sinasamba ngayon at sasambahin pa sa habang panahon. Kung paano ka, Lord God, nagpala noon, ganun din ang iyong mga anak, pagpapalain mo ngayon at sa mga susunod pang panahon. Kung paano ka, Lord God, nagpagaling noon, ang mga anak mo na may sakit at karamdaman ay pagagalingin mo rin ngayon at sa susunod pang mga panahon, Panginoon. At kung paano mo sila inibig noon, ganun din, Lord God, kami ay iibigin mo ngayon at sa mga habang panahon, Panginoon. Kaya naman, Lord God, sa araw po na ito, nagpapasalamat na kami, Lord God, dahil kami ay tagumpay, dahil meron kaming Diyos na matagumpay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng pupuri at pasalamat, lahat ng pagdakila at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw at magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, magkawayan po tayong lahat. Binabati po natin ang isang maganda at magpalang umaga ang mga nasa online po natin. Ayan, bago po tayong magsiupo, patuloy po natin isigaw at ideklara, Jesus reigns 7 times in 3, 2, 1. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Binabati ko na po kayo ng Advance Merry Christmas dahil for now, meron na lang po tayong 14 days para po malapit na tayo mag-celebrate ng ating Christmas Day. Kaya ngayon pa lang po, Merry Merry Christmas po sa ating lahat. At na-advance Happy New Year na rin po sa bawat isa. At maraming maraming salamat po sa mga nandito and sa Team Online, sa 12 viewers po natin. Dahil nandito po kayo para magpasalamat, dahilain ng ating Panginoon Diyos at awitan ng ating Panginoon Diyos. Kaya maraming maraming salamat dahil sinamahan nyo kami na purihin ang ating Panginoon Diyos. And of course, para makinig na salita ng ating Panginoon Diyos, para malaman natin kung ano ba yung aral na ituturo sa atin ng ating Panginoon Diyos ngayong araw na ito. At we pray po na sana hindi lang po namin ngayon kayo makita, kundi sa ating pong iba po pong mga gawain ay makita rin po namin kayo dahil nagkakaroon po tayo ng iba't ibang klase ng gawain. Kagaya po ng ating morning devotion every Monday to Saturday po yan, 7:30. Pag si Pastor po yung nagtuturo, 7 a.m. naman po, pag iba po yung picture. And ganun din po sa ating evening devotion, Monday, Tuesday, Thursday at Friday naman po siya. And then Saturday, wala po Wednesday. Kasi po ang Wednesday po natin na yung ating pong midweek fellowship. At ganun din po ang oras, 7 p.m. po. And 7:30 naman po pag iba po yung preacher po natin. And syempre, tuwing Sunday po, kagaya po ng ginagawa natin ngayon, ang pagtitipon po natin ngayon ay ang ating Sunday worship celebration. Kaya don't believe po. And nagkakaroon po tayo ng live every Sunday din po sa ating pong page or dun po sa page, sa ating pong page or sa account po ni Pastor. At ang live po natin ay nag-uumpisa po bago po mag-10. Dahil saktong 10 po ay nag-uumpisa na po ang ating gawain. At nawa makasama rin po namin kayo sa iba pa po nating mga
gawain. And of course, nagpapasalamat tayo dahil nandito po kayo. At makikinig na salita ng ating Panginoon Diyos. Sabay-sabay po tayo na pupuri sa ating Panginoon Diyos. And ganun din sa ating team online. Thank you very much po sa panunood po ninyo. Konting shout-out lang po at pasasalamat sa mga nanonood. Kay Tatay Louie Ma, thank you very much po sa panunood. Ganun din po Sister Kai, kay Sister Salinda. Ganun din po kay Sister Leve Bruno, kay Sister Jel Mitra. Maraming salamat po. And ganun din po kay Brother Uter Reyes. Maraming salamat po sa panunood po ninyo. And ganun din po kay Sister Linda. Ganun din po kay Sister Lilam Lampasa. Ganun din po kay Sister Carmen Abad. Ganun din po kay Sister Estella. Maraming salamat po sa panunood po ninyo. And nawa ay i-share po natin ang ating pong video, live video na po ito para marami po pong makapanood na iba pa pong mga friends po natin. And kung pwede po, kung meron po kayo mga kanya-kanya mga group chat, pwede po ninyo i-copy-link ang ating pong live at isend po sa mga group chat po ninyo para po makita nila yung ating live video at para po malaman nila sa araw na to kung gaano ba kabuti ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Kaya isa nga po malakas na pakapalakpak sa ating Panginoon Diyos. And yan, sana po ay kayo rin po, willing po na pumunta sa harap and ganun rin po sa ating team online, willing po nawa kayo na sabihin kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos sa isang linggang nagdaan sa ating buhay. Kaya ngayon naman po, sabihin po natin sa harap ng ating pulpito o kaya sa ating pong team online, i-comment po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos. At kung sino pong gusto magpasalamat, punta na po dito sa harap. At sa team online naman po, ay pag meron na pong nagpasalamat, babasahin po natin mamaya. Yan, sino po ba gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Wala po bang mag-uunahan dito para sabihin kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos? Malapit na po Christmas! Lapit na po sa harapan! Wala po bang gusto magpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Hindi po ba kayo pinagpala ng ating Panginoon? Actually, ngayong araw na ito pinagpala tayo ng ating Panginoon Diyos kasi ngayon pa lang na buhay tayo sa pagpapala yun sa ating Panginoon. Kaya sino po dito yung gustong pumunta sa harap at magpasalamat sa ating Panginoon? Yan, unahan na po ni Sister Jolene. Ayan, maganda umaga po sa ating lahat. Ayan, sige. Ako nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil kahapon ay pumunta po kami ng Tondo para sa celebration ng 14th year anniversary ng youth ministry. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Dahil sabi nga, ang mga kabataang Kristiyano ang pag-asa ng bayan. Pero si Jesus ang pag-asa ng mga kabataan. So yung tema po namin is fast forward. Marami pong maraming ni-remind si Lord, especially sa mga leaders na alam namang ngayong taon ay naging struggle para itaguyod ang youth ministry. And salamat sa Panginoon dahil sa mga ganung gathering, nare-remind kami, na-empower din kaming mga youth leader kasi hindi naman po hindi siya madali mag-lead ng mga tao kasi syempre may mga kabataan na hindi naman nakikinig, di sumusunod. Pero salamat sa ating Panginoon kasi kahapon marami siyang binigay na mga aral kung paan dapat tayong bilang mga Kristiyano, hindi lang mga leaders, kundi tayo as a Christian, we should do yung Great Commission to share the Word of God, to share the Gospel, mga ganyan. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil sa loob ng 14 na taon sa youth ministry ay siya yung nagpala. And even I, na nagsimula po ako 13 years old. Yon, 13 years old, 2013 ata. Ayan, nagsimula kami noon, mga maliliit pa kami. Pero ngayon, kita nyo naman po mga
Yan ang malapit ng graduate, yung iba nag-aaral pa. Pero salamat sa Panginoon dahil talagang kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga kabataan, sa kabataan ng mga nandito sa LOG Valenzuela and even sa mga daughter churches po. Kung nandun kayo kahapon, sobrang ano, iba na yung buhay ng mga kabataan dati kumpara sa buhay nila ngayon. Masalo po silang blines ng ating Panginoon. Kaya nakakatuwa na makita na yung mga kabataan po from different daughter churches ay nakasama namin. Tsaka nagpapasalamat din kami dahil kahapon ay iningatan niya kami nila Pastor, Mami Joyce, nila Ate May, and Kuya Red, sila Jessica, tsaka si Jenny Luna, ano, umuwi kahapon kahit gabi na po kami na kauwi. Kaya maraming salamat sa Lord sa lahat po ng provision niya sa aming pong pamilya at patuloy na pagbibigay ng kalakasan at kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman na aming pong nararanasan niya. Maraming salamat po sa Panginoon. Yan, sino po po dito yung gusto magpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Wala na po ba tatayo? Sa team online po, wala pa po bang magko-comment na pasalamat ninyo sa ating Panginoon Diyos? Yan, nagpasalamat po dito si Tatay Louis, sabi niya po, salamat Panginoon Diyos sa kalakasan at kagalingan ng aking pamilya, kaibigan at mga insan. Yan, thank you very much po, Tatay Louis, share po ninyo ng inyong pasalamat na ang inyong pong kamag-anak ay pinagaling na ng ating Panginoon Diyos. Isang malakas nga pong palakpak dyan! Dyan dito po, wala po bang nais magpasalamat? Wala na po bang tatayo? Tayo na po tayo. Alam ko kung naiiya lang kayo. Alam ko gusto, meron kayo gusto ipasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kahit na simple lang po yan. Yan, wala na po ba talagang tatayo? Last na to. Yan. Wala na po ba? Tayo na. Tayo na. Sister Julia, tayo na. Alam namin meron kang gusto ipasalamat. Tayo na kayo. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos para malaman naman ang team online kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi, okay lang yan. Isipin mo na lang po anong wala kami dito. Isipin mo na lang po si Jesus yung kinakausap niyo. Go na! Kailangan water ng cheer eh. Yan, basahin muna po natin isang pasalamat dito kay Sister Odi Abad po. Sabi niya po dito, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil siya ay mabuti sa aking kalusugan at kagalingan. At biyayang ipinagkakaloob niya, nagpapasalamat po kami at ng buong pamilya. Yan, thank you very much po, Sister Odi Abad, sa pasalamat po ninyo na share po sa amin. Yan, dito po, wala na po ba talaga? Yan, kung wala na po, ako rin po nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon. Kagaya po na sabi ni Sister Jonna, ay pumunta po kami kagahapon sa Manila nga po para i-celebrate yung youth anniversary. And yun nga po sabi po ni Pastor kaganina na nawala yung youth anniversary. Yung youth natin, yung natira na lang is yung midweek, Sunday service. Pero yung youth fellowship natin na mga kabataan na wala po. And alam naman natin kung gano'ng kahirap na unting-unting na wawala yung mga kabataan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nananawagan po kami kung meron po kayong kakilala or may mga anak po kayo na binata dalaga na, magkakaroon po ulit ng youth po natin na gawain. Kaya kung meron po kayong mga anak na dalaga at binata na, please po, sabihin niyo sa kanila na umattend po para naman po makakilala din sila sa ating Panginoon Diyos. And alam naman natin na pagkabataan sa high school, senior high school, college ay sobrang busy dahil sa pag-aaral. Pero nawa, hindi yun maging hadlang para makilala nila ang ating Panginoon Diyos, para tumuon sila sa ating Panginoon Diyos. Kasi kagaya ko na sa high school din naman po ako, pero alam ko na si Lord yung naggagabay sa akin and napapagtuloy ko pa yung pag-lead ko sa ating simbahan. Kaya nawa rin po sa mga kabataan na mga anak ninyo at sa team online po
ay nawa makakilala din po sila sa ating Panginoon Diyos at mag-grow po sila na kasama nila ang ating Panginoon and nawa maabot nila yung success nila na kasama ang ating Panginoon Diyos. Yun lamang po at maraming salamat. Yun, ganun din po na thank you din po ito si Sister Rosalinda. Sabi niya po dito, napakabuti ng Diyos sa akin, hindi aksidente na napanood ko ang kay Pastor Kiko Duyan sa morning devotion mula noong February hanggang ngayon 2022. Dininig ni Lord ang lahat ng mga prayers at sa pamamagitan ni Pastor Kiko Duyan. Thank you very much po Sister Rosalinda sa pag-share po ninyo ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa inyo pong mga buhay. Ganon din po din si Sister, hindi ko po alam kung para basahin yung name niya, pero nakalagay po dito si Ma Kaf. Yun, sabi niya po dito, thank you Lord God sa buhay at kalakasan sa kaloob mo sa akin at sa aking buong pamilya. Yan, thank you very much po sa pagbahagi po ng pasalamat ninyo sa ating Panginoon Diyos. At kung meron pa po kayong pasalamat, i-comment lang po ninyo yan. At kung hindi man po namin mababasa, at least po mababasa po na iba pong team online kung gano'ng kabuti ang ating Panginoon Diyos sa inyong mga buhay. At ngayon naman po, dahil po tapos naman na tayo na magbasa ng mga pasalamat ninyo, tapos naman na natin i-share kung gano'ng kabuti ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay, ito naman po ang oras para tayo po ang magbalik ng kabutihan sa ating Panginoon Diyos. At ready na po natin ang ating tithes and offering. Ibigay po natin yung the best natin para sa ating Panginoon Diyos. Dahil si Lord ay ibinigay niya yung best para sa atin. Yan, ilagay na po natin ang ating mga tithes and offering sa ating pong basket. Ayan, sige po. Di ba ngayong Kapaskuhan, dahil yung siguro yung ibang mga nanay o mga kabataan nag-worry sa kung ano yung mga isusuot, ano yung gagawing handa, sobrang taas po ng mga bilihin. Pero naniniwala po ba kayo na kapag tayo ay nagbigay, pinagpapala tayo ng ating Panginoon? Amen. Di ba nga, Christmas, ano yung binigay sa atin ng Lord? Yung great gift natin? Sino? Sino yung binigay niya? Okay, si Jesus. Diba, si God the Father binigay niya si Jesus. So, sa tingin niyo, ano pa yung hindi kayang ibigay ng Lord kung si yung kanyang bugtong na anak ay nabigay niya na sa atin? Okay, diba? So, wala na. Ibig sabihin, si Lord, ano man yung desire ng puso natin, ano man yung dasal ng ating mga puso, hindi man natin siya binibigkas sa ating Panginoon. But if we ask, sa kagaya ng kanta, that God is our giver, He is our provider. So kung si Jesus nga na kanyang anak ay binigay niya para sa sanlibutan, ano pa yung hindi kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon? So this year, we expect the Lord to pour out His blessings sa bawat isa, sa bawat pamilya. Naniniwala po ba kayo na kagaya ng ulan, ibubuhos din ng Diyos ang pagpapara sa inyo? Sumigawan ng amen kung kayo po ay naniniwala. Amen! Parang ang hina. Naniniwala po ba kayo na pagpapalain kayo ng ating Panginoon? Amen! Ano ang sikreto? Siyempre tayo po ay maging tapat din sa pagbibigay sa ating Panginoon. At kung tayo po ay tapat, doon din po ang ating Diyos, tapat din po siyang magpapala sa ating po mga buhay. Kaya naman,
Sa araw po na ito, let's extend our hands sa ating pong tithes and offering basket. And as we pray, let's declare sa puso natin na i-open na natin yung arms natin, yung hands natin, at saluhin po natin yung masaganang pagpapala na ibubuhos sa atin ng ating Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Matatapos po ang taong 2022, at salamat, Lord God, dahil ang iyong mga anak ay hindi mo pinagkukulang. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagpo-provide ng mga pangangailangan namin sa buong taong ito, Panginoon, na kami ay pinagpala mo. May mga na binigay kang bagong gamit, mga material na bagay, higit sa lahat, Panginoon, yung magandang kalusugan ng bawat isa, na kami ay walang sakit. O kung may sakit man, kami ay yung pinapagaling at ginagamot, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga provision mo sa aming pong mga buhay, Lord God. Tulad ng yung pangako, Panginoon, you will bless us abundantly, dahil ito, Panginoon, yung gusto mo at ito yung will mo na mangyari sa buhay ng bawat isa. At ngayon pa lamang, Lord God, sa aming pong mga ibinigay, sa aming pong pinagkaloob, Panginoon, ay ilang porsyento lamang po ito, Lord God, ng aming po mga pinagpaguran at pinagpagalan, Panginoon. Pero alam po namin na kung kami ay naging tapat sa pagbibigay sa iyo, ikaw, Lord God, ay tapat din na magpapala sa buhay ng bawat isa. At dalangin po namin na everyday, Lord God, ayusin mo po yung puso namin na hindi po kami maging madamot sa pagbibigay sa iyo, bagkus ibigay po namin kung ano yung deserve mo at kung ano yung karapat-dapat na ibigay namin sa iyo, Lord God. Maraming salamat. Ang dalangin po namin sa bawat isa na nagbigay, Panginoon, pagpalain mo po yung kanilang buhay, at hindi lamang po yung sarili nilang buhay, kundi yung buhay ng kanilang pamilya, Lord God, ay i-extend mo yung blessing sa kanila, even sa aming pong online family na nagbibigay, Panginoon, at nagpapala sa iyong simbahan. Panginoon, patuloy na dalangin po namin na sila ay pagpalain mo ng siksik, liglig, at umaapaw na walang sukat at kalagyan. Salamat, Lord, sa ilang po namin binabalik ang lahat na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At yan po, for now po, tayo po ay masisimula na ng pakikinig natin sa ating Panginoong Diyos, sa pakikinig po ng mga aral na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po ang ating pastor, si Pastor Enrico Duyan, para po sa ating Word of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Sige po, palakpakan po natin ng Lord yung pinakamataas na palakpak para sa Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Advance Merry Christmas. Happy New Year na rin po. Ang tanong, masaya po ba yung taon po natin ngayon? Bagamat may pandemya pa rin po, masaya po ba? Medyo. Eh, declare na po natin, masayang masaya dahil sa Panginoon. Amen! Amen! At welcome din po sa ating pong online. Magandang araw po sa inyong lahat. Pwede po ba natin palakpakan yung mga bata? Palakpakan natin ng Lord. Sila po yung representative ng kanilang mga nanay para tumanggap po ng mumunting regalo para po sa inyo. Mamaya, ibibigay po natin yan after the closing prayer. Amen po. No, yan po ay regalo. Meron po nag-bless po sa atin. May ginamit ang Panginoon. At nagpapasalamat din po tayo. Meron po tayong mga bago po, no, si Kuya. Ano po pangalan nila? Omar. Si Kuya Omar, palakpakan natin ng Lord. Nakasama po natin ngayon. In-invite ko lang kanina, sabi ko, may counting blessing and may word of God. Mayroong pagpapala na ipagkakalob ang Panginoon sa bawat sa pusa atin. At sa mga papasok pa po, no, mga leaders, pag may mga papasok pa, yung mga bata mamaya paupuin na lang din sa unahan. Ha? Okay? At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Meron pa po mga pupunta. No, kaya be excited na tayo po ay lagi pong
pumunta po sa church po na ito. Pakiusap lang po sa mga nasa online kanina, nagsimula po tayo, tatlo lang. No? Pakiusap po, wala hong malilig. No? Sa mga bawat sa rin po, no? Okay lang po sa mga first timer, hindi nyo naman alam yung schedule. Sa mga alam na matagal nang umaaten, no? At alam na yung schedule na natin, huwag po kayong malilig. Pwede po ba? Sige, pwede po ah. Asahan ko po next Sunday, ito po ay Pasko. Bagamat Pasko, meron pa rin po tayong gawain. Anong oras? Alas 8 ng umaga. Isang oras lamang po, no? Kaya pumunta po kayo rito dahil birthday ni Jesus, eh dapat siya po yung bigyan po natin ng pansin. 'Di ba? Kapag pumunta tayo ng birthday, pupunta kayo sa ano? Birthday party. Tama po ba? Nandun lang ba kayo sa bahay? Hindi, pupunta tayo saan? Doon sa Jollibee o kaya naman po sa bahay ng may birthday. Eh syempre, itong church po na ito, kay Jesus, eh punta po tayo rito para magpasalamat dahil meron pong Pasko. At alam naman po natin ang sentro ng Pasko, ang rason kung bakit may Pasko dahil kay Kristo. Palakpakan natin ang Lord and mahabol po si Nanay, yung nakasalamin. No, ano pangalan niya? Ni Nanay? Nanay Lisa? Ayan po, kasama ni Dad. Merced, oh, si Nanay Merced. Palakpakan natin ng Lord. Oh. Salamat sa Panginoon dahil meron pa pong mga pupunta. At ngayon po, sa mga nasa online, hello po sa inyong lahat. Meron tayong kasama sa online po ngayon na nanonood, 11. Palakpakan natin ng Lord sa kanila pong buhay. Thank you so much. Hindi ko na po babanggitin ang inyo po mga pangalan. Kilala po kayo ni Lord at merong mensahe si Lord sa buhay po ninyo. No? At sa bawat isa, sabihin nga po natin sa katabi po ninyo, huwag kang maingay. Merong message sa iyo si Lord. Merong message. At kung tayo po ay handa na, pwede po ba tayong yumuko? Ulitin ko po ah, sa Sunday, 8 a.m. po tayo. At sa mga bata, no, hintay lang kayo sa laruan na meron kayong regalo rin. Hintayin lang natin ah. Sige po, let's pray. Let's bow our head. Sa mga nasa online, let's bow our head. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Lord, maraming salamat po. Sa araw po na ito, nagpapasalamat po kami na meron kang gintong aral na muli na aming pong maririnig. Thank you for this church. Thank you for this fellowship. Salamat din po sa mga bagong umatin po sa amin, na mga kapitbahay po namin. Salamat din po sa online na first time lang din pong nanood o paminsang-minsang nanonood. Ang panalangin lamang po namin, patuloy na saluhin yung perpektong katapatan, ang iyong salita, ang iyong pangako na aming pong maririnig. Hindi lamang po in terms sa pagmamahal, kundi yung topic po namin, kami po ay naramdaman ang katapatan mo sa topic po namin po ngayon. Maraming salamat po. Continue bless, Lord God, yung mga bata, yung mga kabataan, yung mga magulang po namin narito, and even sa online family po namin sa 10 nanonood, I declare blessing upon their life and in their families. In Jesus' name, amen. And amen. Praise God. Muli, palakpakan po natin ng Lord. And handa na po ba kayong makinig ng Word of God? Nang sabihin nga po natin, handa na ako. Handa na ako. Okay. Sige po. Nandun po yung kambal sa labas. Bumibili yung ano, yung kambal. Praise God, praise God. Bata pa lang, no? Marunong bumili, no? Ang ating pong tema po ngayon, no? Sa mga bago po na hindi po alam, saka sa mga nanonood, ang tema po natin ay perfect faithfulness, no? Perpektong katapatan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na tapat ang Diyos? Opo. Na hindi tayo iwan at bababayaan? Opo. No? At sabi nga sa Isaiah chapter 25 verse 1, O Yahweh, ikaw ay aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Noong unang panahon at hanggang ngayon, tapat ang ating pong Panginoon. Amen po. At yung pinag-usapan po natin, yung part 1 po natin, ang title po natin is about Experiencing God's Faithfulness, no? Part number 1, How God Show His Faithfulness to the Israelites and also in this generation. Sabi nga po, number 1 po natin, yung part 1, God is so faithful in loving us. No? Ang Diyos ay sobrang tapat sa pagmamahal po sa atin. Sino po rito ramdam yung pagmamahal ng Panginoon? Pwede nyo mo bang itaas ang kanang kamay? Yung bagamat ang dami na nating pagkukulang, pagkakasala, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hello?
No, bagamat nakalimot tayo sa Panginoon minsan, nagkasala ng pinakamalupit na kasalanan. Sino po rito nagkasala? Yung pinakamalupit na kasalanan. Diba ang alam natin yung ng rape, ng pumatay. No? Pero alam niyo po ba, kasalanan din po magchismis? Hello? Kasalanan din po magmura? Hello? Kasalanan po bang magbisyo na sinisira yung katawan natin? No? At salamat sa Panginoon hanggang ngayon, buhay pa rin po tayo dahil sa katapatan ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? At ang pinag-usapan po natin, sabi nga, we are God's special creation that will never be forgotten. Hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. He remembers everyone. Kahit ikaw ay kumikilala sa Diyos at kahit wala kang oras sa Panginoon, wala kang pananampalataya sa Panginoon, still, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen! No? And then sabi nga, God's supreme compassion will never fails. Yung kanyang pagmamahal, hindi napuputol. No? Kapag nagkamali ka, ay hindi ka mahal ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ito nga ang mas malupit eh. Kahit na araw-araw tayo gumagawa ng kasalanan, patuloy tayo gumagawa ng kasalanan, but still, yung pagmamahal ng Panginoon ay tuloy-tuloy pa rin po. Hanggat hindi mo sinasabi na Lord, suko na ako sa kasalanan ko, no? Patuloy ang Panginoon ay magmamahal sa iyo dahil ikaw ay kamahal-mahal. Ikaw ay minamahal ng Panginoon kahit marami na po tayong pagkakasala sa kanya. Amen po. Sino po sa atin dito, marami ng kasalanan na nagawa sa Panginoon? Nakulong po ba? O lahat po tayo? Kahit yung mga bata eh, may mga pagkakasala na yan eh. Diba? Pag nagsalita yung mga bata ngayon, talagang wagas eh. Pero sabi nga, walang wakas at hindi titigil ang pagmamahal ng Panginoon. Pangatlo, God sanctified children are always forgiven. Itong maganda sa Panginoon, dahil mahal niya tayo, lagi niya tayong pinapatawad. Amen po. Huwag kayong maniniwala na kapag nagkasala ka, di ba, tumanggap ka na sa Panginoon. Sino po sa atin tumanggap na sa Panginoon? Pwede niyo po bang itaas ang inyo pong kamay? Yung kinilala mo ang Diyos bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, si Jesus yung number one sa puso mo, no? And then, syempre, tumanggap tayo sa Panginoon. Ang tanong, hindi na ba tayo magkakasala? Hello? Ako, nung tumanggap ako sa Panginoon, nagkakasala pa rin ako. Ngayon, nagkakasala pa rin ako. Eh, Pastor, anong ginagawa mo dyan sa gitna, sa unahan? Makasalanan ka pala, bakit ka nagpipreach? Alam niyo po, biyaya na lang po ng Diyos. Sabi ng Bible, lahat tayo nagkamali. Pero maraming salamat sa banal na dugo ng Panginoon. Pinatawad tayong lahat nung humingi ka ng tawad sa Kanya. Palakpakan natin ng Lord. Amen? At nilinis mo tayo. Si Pastor na dating makasalanan, magnanakaw. For your information po sa iba, baka hindi pa alam ni Kuya. Ako po yung dating magnanakaw. Huwag po kayong matakot, dati po yun. No? Kaya huwag ko yung mag-isip, si Pastor, baka siya kumuha ng ganun ko, nawala yung galto ko, nawala yung ganyan ko. Hindi po ako yun. Iba po yun. No? May bisyo po ako, naglalasing, sigarilyo, marijuana, pumasok sa baling relasyon at marami pang iba. For short, rebelding kabataan pero binago ng Diyos. No? Inibig ng Panginoon at hanggang ngayon, sa biyaya niya, pinapatawad ng Panginoon. Ang gagawin lang po natin is daily repentance. Ang ibig sabihin po ng repentance, pagsisisi araw-araw. Kapag nagkasala, hingi lang ng tawad sa Panginoon. Alam ko ang iniipon, tubig. Ang iniipon, pera. Hindi po kasalanan. Amen? Ang kasalanan, tinatapon po yan. Amen po? Ang kasalanan, iwinawaksi po yan. Ang kasalanan, tinatalikuran po yan. Ang kasalanan, nilalayuan. At ang kasalanan, hindi nagagawin ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. No? Sabi nga po natin, no, sa ating sarili, I hate sins. I hate sins. No? Ang dapat pinakaayawan po natin, hindi po yung tao eh. Yung kasalanan na ginagawa po natin. And then, our topic for today, ito na po, experiencing God's faithfulness, part number 2. Sabihin nga po natin, number 2. Number 2. Ito po yun, yung ating pong number 2, a directed light. No? Isang meron pong guided and directed light. No? And sabi nga, ang ating pong objective is to have a guided and directed light with the help of the Holy Spirit. Kasi nga lahat po tayo, yung buhay natin, magulo. Sino po rito yung buhay niya dati magulo? O baka mamaya hanggang ngayon, magulo yung buhay po ninyo, yung pamilya ninyo. Pero naniniwala ako, kung magulo yung buhay mo ngayon, kung magulo yung pamilya mo ngayon, isang araw, aayusin ng Diyos ang pamilya po natin. Amen! Amen. No, babaguin ng Diyos ang puso ng bawat isa at siya ang maglilid po sa atin. Bakit? Because, sabi nga, last week, we studied that God is so faithful in loving us. Pangalawa,
No, ang pag-uusapan po natin ngayon is God is so faithful in leading us. No? Ibig sabihin, ang Diyos ay tapat sa pangunguna niya sa ating pong buhay. Na dati tayo ang nangunguna. Dati tayo po ang nagko-control o nagmamaneho po ng buhay po natin. Pero ngayon, si Jesus na ang magko-control ng buhay mo. Kung tinanggap mo talaga si Lord, siya ang magmamaneho ng buhay mo. Amen! Sabi nga po, God is our guidance counselor. Di ba sa school, meron pong guidance counselor? Tama ba? Kapag may nag-aaway, siya po yung nag-aayos. Ganon din po sa atin. Kapag magulo yung buhay natin, siya po yung nag-aayos. Amen? God is our director of our lives. Siya po yung director kung ano po yung gagawin po natin sa eksena ng buhay po natin. Hindi po pwedeng masunod yung artista. Sino po nasusunod? Yung director. Sino pa susunod? Yung player o yung coach? Dapat yung coach. Minsan yung player na susunod eh. Kaya natatalo ho eh. Hello? Sino masusunod? Yung teacher o yung estudyante? Teacher! Minsan, matalino pa yung estudyante. Hindi na ako mag-aaral, matalino na ako. No? Hindi na ako magre-review, matalino ako pagka-exam niya. Bopol, bagsak. Diba? Kasi mas magaling ang teacher. Bakit? Kaya nga teacher eh. Nagano yan, nag-test siya, nag-exam yan, nag-aral mabuti yan. Kaya mga estudyante, mga bata, sundin ang teacher para isang araw makagraduate kayo. Sino rito gusto maging doktor? Ayaw nating maging yung tambay habang buhay. No? Ayaw natin yung wala tayong mararating. Mga kabataan, mga bata, sa mga anak po ninyo, ipag-pray nyo palagi. No? Ate Upeng, pag-pray nyo po yung apo nyo na sila po ay isang araw maging doktor, maging nurse, di ba? Maging abogado. Hindi po baligtad. Ah, no? Yung anak ko, imbis na naging ano, criminology, naging criminal. Kasi bakit? Hindi na na-direct ni Lord eh. Hindi na turuan eh. Pero ngayon, tuturuan ng Panginoon. Amen? And then sabi nga, God is the driver of our lives. Siya po yung nagmamaneho po ng buhay po natin. Na at natutunan ko, Jesus is the driver of our life. Sabi nga si Jesus, ang tsuper ng buhay po natin. No? Kumbaga sa sasakyan, siya po yung nagmamaneho. Pero ngayon, meron po sa atin ni ilan, baka ikaw po ito, ikaw pa rin yung nagmamanage ng buhay mo. Ikaw pa rin may hawak ng manibela. Pero sabi ng Panginoon, bitawan mo na yung manibela. Sabi mo, mahal mo ako. Di ba sabi mo, follower kita? Pag follower ba, ikaw nauna? Sa paglalakad? Di ba? Hindi. Nauuna yung nagli-lead sa'yo bago ikaw. Minsan, in-overtake natin si Lord eh. Hindi Lord, ako na bahala sa buhay ko. Di ba? Ako na bahala sa pamilya ko. Ako bahala sa negosyo ko. Ako bahala sa trabaho ko. Pagkatapos nun, ang resulta, failures. Ang resulta, kapamakan. Amen? Ang resulta, tanggal ka sa trabaho. Ang resulta, lugi ang negosyo. Ang resulta, magulo ang pamilya. Ang resulta, yung mga kabataan, hindi nakakatapos sa pag-aaral. Bakit? Walang direksyon ng buhay. Pero maraming salamat. Mahal tayo ng Diyos at tapad siya na tayo po i-guide sa araw-araw. Palakpakan natin ng Lord. Pwede po ba? Yan. 14 na po yung nanonood po sa atin. At sa church po, umaapaw po tayo. No? Nawa, every Sunday. Next Sunday po, yung mga dumalo ngayon, invited kayong lahat. No? Invited po kayong lahat. And then, sabi nga ho, meron po tayong ilang pag-uusapan po rito. Number one is God. Tatlong bagay po ito ha. Tatlong D. No? 3D. Sabihin natin 3D. No, pag iniisip ko yung 3D, parang standard electric pan yata yun. You know, standard electric pan. Pag 3D, matibay, di ba? At nawa, matibay rin po yung ating pananampalataya na dedirect tayo ng Panginoon. God will lead us to a right decision. Sabihin po natin, right decision. No, yung tamang desisyon. Sino po rito meron ng tamang desisyon sa buhay? No? Yung iba nagtaas, yung iba hindi. Yung iba walang pakialam. Okay lang po. No? Right decision. At aminin natin sa hindi, minsan mali yung ating desisyon. Tama po ba? In terms sa ano eh, pagpili ng jowa. Hello? Kaya nga nag-break up. Niloko ka lang. No? Sa pagpili ng asawa, meron ba magsasabi rito? Parang nagkamali ako. No? Meron po. Bakit? Ngayon, nagkahiwalay po. Kasi, sumakabilang bahay. Diba? Sa mga nasa labas po, pasok po kayo, ha? Dito lang po kayo sa unahan. And then, dito po, sa istorya po natin, God will lead us to a right decision. Hindi lang sa pagpili ng
asawa, pagpili ng trabaho. Pero yung pinaka greatest decision sa buhay po natin, ano po yun? To love God and to love others. Sabihin nga po natin, love God. Love God. Love others. Love others. Pupunasan ko lang po yung nanlalapot po ako eh. Medyo mainit po yung church po natin. Pag-pray po natin, magkaroon tayong sariling kuryente. At kapag meron tayong sariling kuryente, yung bawat pamilya, mag-aircon ho tayo. Okay po ba yon? Mag-aircon ho tayo. Totodo natin. Lalamigan ko po. No? Para hindi ho tayo ano, mainitan. Kasi gusto ko, komportable ho tayo sa church. Amen? No? Pag-pray ho natin. Nakapagpirma na po ba kayo sa ano? Praise God. Magkaisa ho tayo sa mga taga-service room. Magkaisa ho tayo. Para magkaroon tayong sariling kuryente, tubig, no? At yung lupa, ibibigay ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon! Yun po yung ating isa sa panalangin natin. Magiging sa atin ang lupang ito, no? Walang aangkin. Bakit? Kay Jesus naman 'to eh. 'Di ba? Kay Lord naman 'to eh. No, kaya ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po rito, the declaration of love, no? Ito yung ating deklarasyon. Pag sinabing deklarasyon, yung pagsabi natin ng pagmamahal doon sa Diyos at doon sa mga tao. Letter A, God led these people to be saved and to be delivered. Ang Diyos ay pinangunahan po ang bansang Israelita para maligtas at para ma-deliver. Kasi nga po, for 100 years, inalipin po ang bansang Israel sa Egypt noong unang panahon sa Old Testament. Pero sa pangunguna ni Moises, inutusan po siya na i-deliver. No, hindi po i-deliver yung subjects, iba po yun. No, i-deliver, ibig sabihin, makaalis sila. Makawala po sila sa pagkakaalipin saan? Doon sa pagkakabihag. Kasi alipin sila, nagbubuhat sila. No, inuutusan sila na inuutusan. Talagang alipin sila para silang alila. Wala silang magawa. Pag hindi sila sumunod, paparusahan sila. No? Ang gagawin lang nila ay sumunod ng sumunod kahit mahirap na. Sino po sa atin minsan, parang ganun yung nangyayari sa buhay mo? Na parang alipin ka na ng mga ginagawa mo, napapagod ka na. No? Sa pag-asikaso, no? Sa pag-aaral, sa pagnenegosyo. Minsan parang hindi mo na nakokontrol to the point nakakalimutan mo na si Lord. Hello? At pagod na pagod na yung pangangatawan mo, yung isip mo kung paano kaya yaman. Tandaan niyo po ito. No? Kapag ka gusto natin yumaman talaga, unahin natin ang Panginoon. At naniniwala po ako sa pagyaman po ninyo, hindi lang basta-basta, kundi yung pagpapala ng Diyos ibibigay po sa atin. Basta unahin lang natin si Lord sa ating pong buhay. Ano po ginawa ni Lord? Dineliver po ito pong mga Israelita. Sabi po sa Bible, Exodus 6:6, kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo, ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayong palalayain ko mula sa pag-aalipin. No, paparusahan po yung mga Egyptian at palalayain po ang mga Israelita. Ibig sabihin, physically, alipin po sila. Tayo po, naging alipin po ng anong mga bansa. Marami po. Bansang Hapon. Ano po ba? Bansang Amerika. No? Nalipin din tayo. At higit sa lahat, yung Kastila. No? For how many years? 300 plus yata. No? 300 plus years. Talagang inalipin po tayo. Yung kultura nila, binahagi sa atin. Yung pananampalataya nila, ibinahagi po sa atin. And to the point, isang araw, no? June 12, no, hindi ko lang alam kung 1898, napalaya ho tayo doon sa pagkabiyag natin sa Kastila. At sila rin po nakalaya sa pagkabiyag sa mga Ehipto. Bakit? Dahil ito ang magandang plano ng Diyos sa kanila. At naniniwala ako, palalayain din tayo ng Panginoon sa pagkakaalipin. Anong pagkakaalipin? Ito po yung tinatawag na kasalanan. Dati po, alipin tayo ng kasalanan. Tama po ba? Gawa lang tayo ng gawa ng kasalanan. Pero dahil kay Jesus, unti-unti nagbabago yung buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po. Letter B, God used Moises to lead the Israelites to deliverance. Ginamit niya si Moises para mag-lead sa mga Israelita na sila po ay mawala doon sa pagkakalipin. Sabi po sa Exodus 3:10, therefore, come now, I will send you to Pharaoh so that you may bring my people, the sons of Israel, out of Egypt. God called Moses to deliver the Israelites.
At ito po yung sinabi ng Diyos sa Exodus 14:13. But Moses told the people, "Do not be afraid. Stand firm. You will see the Lord's salvation, which He will accomplish for you today. For the Egyptians you see today, you will never see again." Ibig sabihin, i-deliver ka ng Diyos. Yung sila po ay naalipin po ng mga Egyptian, no? Sila po ay aalisin na po sa pag-aalipin. At the same time, tayo rin po aayusin ng Diyos. Ililid tayo ng Panginoon sa pangit na pamumuhay hanggang sa magandang pamumuhay. No? Sa hindi magandang karanasan na pamumuhay po natin, sa magandang buhay. Amen? Sa kasalanan, patungo doon sa kabanalan. At sila po ay na-deliver. Sila po ay iniligtas ng Panginoon. And then sabi nga ho rito, Moses' deliverance did not require a cross. It was merely a temporal deliverance. Yung ginawa ni Moses, physical deliverance at panandalian lang po yun. No? Pero si Jesus, on the other hand, would deliver His people from eternal death to eternal life. This required Him to take up a cross. No? Itong eternal na pagliligtas sa atin ng Panginoon, na ayaw ng Diyos na lahat tayo mapahamak sa impyerno, at gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Ibig sabihin po, namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. At ito po yung ayaw paniwalaan ng ibang tao. Pero naniniwala ko lahat ng nasa room ngayon, lahat ng nasa online, naniniwala ka, once upon a time, si Jesus ipinanganak upang mamatay para iligtas tayong lahat at tayo po ay makalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Sabihin nga po natin, palalayain ako ng Diyos. Sino po sa atin, aamin, nang sa puso mo, alipin ka pa rin ng bisyo. Alipin ka pa rin ng salita na hindi maganda. Alipin pa rin tayo ng natatagong kasalanan o paulit-ulit na kasalanan. Pero ngayon, wawasakin ng Diyos ang lahat ng yan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Moses' exodus was possible because God's wrath came down upon Pharaoh's son. Yung galit ng Diyos, saan po na napunta? Doon sa panganay na anak ni Pharaoh. Ano nangyari? Namatay. Lahat ng panganay na anak, mamamatay. Pero yung meron pong dugo doon sa hamba ng kanilang bahay, hindi po dadapuan ng kamatayan. Pero yung anak ni Pharaoh, namatay po. Because they don't believe in God and they don't obey in God. Jesus' exodus is possible because God's wrath came down upon His only begotten Son. In the Old Testament, doon po sa anak ni Pharaoh. Pero in the New Testament, nung dumating si Jesus, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At doon po, yung galit, no? Yung galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao, sino po nagbayad? Si Jesus. Siya po yung naparusahan in behalf of us. Siya po yung napako sa krus ng Kalbaryo. And we are very thankful. We are grateful. Dahil si Lord na po ang namatay in behalf of us upang hindi tayo mapunta sa impyerno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng Lord. Amen po. Nilid tayo ng Panginoon doon po sa great exodus, great exit, doon po sa kasalanan, doon po sa kamatayan. Dahil 2,000 years ago, ginapi ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan at ng kasalanan. Sabi nga po, Jesus Christ who takes away the sins of the world, Jesus is the truer and greater Moses who leads His people in the greatest exodus of redemptive story, deliverance from the prison of sin and death. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Alam niyo po, yung wala pa tayo sa Panginoon, tayo po ay mga tupang ligaw. Di ba may kanta po nun? Do you remember? Na tayo po ay nagkanya-kanya ng lihis, naligaw ng landas. Ako naligaw ng landas, and I believe in my heart, ikaw rin naligaw ng landas isang araw. Pero salamat sa Panginoon, siya po ang mabuting pastol na maglilid sa buhay po natin at magbabago yung buhay po natin dahil kay Jesus. Palakpakan natin ng Lord muli. Nakasanyo po yung palakpak. Amen.
Yan para marinig ng kaaway. Na sinasabi ng kaaway sa atin, hindi, mamamatay ka, hindi po. Hindi po tayo mamamatay. Physically, mamamatay tayo dahil sa kasalanan. Pero spiritually, yung ating kaluluwa mapupunta sa langit dahil kay Jesus. Amen po. Mamaya, maintindihan po natin to. And then, when Jesus saw them and He had a great compassion, He healed them and teach them the good news. Others accepted it and others are not. Yung iba, tinanggap po ito, yung gospel, yung pagmamahal ni Jesus. Pero yung iba, rejected si Jesus. Until now, at sa next generation, maraming tao na hindi pa rin maniniwala kay Jesus. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon, may church. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mayroong pastor. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mayroong pong mga leader sa simbahan na nagpipreach ng salita ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan natin sa ating pong buhay. Yes, kailangan natin ng pera. Yes, kailangan natin ng edukasyon. Kailangan natin ng negosyo. Kailangan po natin ng lahat-lahat. Pero mas kailangan po natin yung pagmamahal ni Jesus. Kasi kapag wala yung pagmamahal ni Jesus, lahat po tayo patay na. Lahat po tayo sa impyerno na. Pero dahil sa katapatan ng pag-ibig ng Panginoon, na inilid po tayo doon sa kaligtasan, inilid tayo doon sa tunay na buhay, talagang masasabi mo na lang, grabe. Sabihin nga natin, grabe. Grabe. No, grabe si Lord. Amen? And then, meron pong mga, meron pong malaking tanong, at minsan na itanong nyo na po ito sa mga bata, sa mga kabataan, especially sa mga nanay. Di ba sinasabi natin that God is love? This is the big question of many, especially the atheists. Pag sinabi pong atheists, ito po yung hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na merong mga tao hindi naniniwala sa Diyos? Baka mamaya, kayo po ito, sa mga nanonood po sa atin, o ikaw po ito, nasama na sa church, wala naman talagang Diyos, di ba? Kasi kung merong Diyos, bakit meron pong namamatay? Bakit meron pong gera? Bakit merong pandemic? Hello? Bakit may kaguluhan sa barangay namin, sa komunidad namin? Bakit meron pong mga hindi magagandang pangyayari? Bakit may aksidente? Bakit may thunderstorm? May typhoon? Bakit may lindol? Bakit? 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 Ang dami nating bakit! No? Puro na lang tayo bakit. Why? And then meron pong tanong. Kung God, if God is faithful in loving all of us, why our loving God sent people to hell? Kung ang Diyos ay mapagmahal na Diyos, bakit pumapayag ang Diyos na mapunta sa impyerno ang mga tao? Naniniwala ba kayo na meron ng tao ngayon sa impyerno? Because they don't believe in God. Sabi nga ho rito, number one po, para mas maintindihan natin, hindi po nais ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Why? Because hell was created for Satan and other rebellious angels. Nilikha po ang impyerno para kay Satanas na isang anghel na nagrebelde. At yung mga anghel din po nakasama po niya. Sa Matthew 25:41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inianda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. No? Ibig sabihin, yung impyerno para doon kay Satanas at sa mga anghel na pasaway. Kaso nga lang, pinipili ng tao na pumunta sa impyerno. Hindi gusto ng Panginoon. Gusto mo, gusto ko, gusto ng buong mundo, lahat po tayo gusto natin sa impyerno. Bakit? Yung ginagawa natin papuntang impyerno. Hello, kapag nagsalita tayo, talagang hindi maganda. Pag nag-isip, hindi maganda. Pag gumawa, hindi maganda. Sino gusto pumunta sa langit, taas ang kamay? Lahat po tayo magtataas. Ako, pastor, gusto ko pumunta sa langit. Pero sa kabaligtaran, yung ginagawa natin papuntang impyerno. No? Letter B, God wants us all to be saved. Ang gusto ng Diyos, lahat po tayo maligtas. Ayaw niya meron pong mapahama kahit isa sa inyo pong mga anak. Sino po rito may anak? 2, 3, 4, 5? O marami? Si kuya? Si ate Juliet? Si ate? Di ba? Ilan po anak ninyo? 3. Gusto niyo po ba kahit isa rin may mapahamak? Lahat, di ba? Guided? Maging magandang buhay? Tama po? Yung mga anak po ninyo? Especially si Lord, si God, wala na gusto mapahama. Sabi po sa 1 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong
iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya kayo ng pagkakataong ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na meron pong mapahamak. Ulitin ko po ito ha, hindi niya nais na meron pong mapahamak. Lahat gustong iligtas ng Panginoon. Ibig sabihin, God doesn't send or lead us to hell. It is a choice of one person to be saved or not. Kung gusto mong ma-save, you receive Christ. Kung gusto mong pumunta sa impyerno, patuloy mong i-reject si Jesus sa buhay mo. Sigurado, shoot ka sa impyerno. Ang tanong, ano ang desisyon na gagawin mo ngayon? Hello? Pastor, susunod na ako. I hope and I pray, totoo po ito. Ako, naging seryoso po. Sabi ko, Lord, i-lead mo po ako sa tama. In-lead ako ng Panginoon. Lord, isave mo po ako. Isinave ako ng Panginoon. Sabi nga po rito, God is like a lifeboat when there's a great flood. God is like a fireman when there's a great fire. No? Pero our decision is to ride in lifeboat or not. Or we want to be rescued by fireman or not. Remember, we have a free will. Meron tayong desisyon at pagpili. Tayo ang magde-decide. Hindi tayo robot. Tayo ang masusunod sa buhay natin. Kung gustuhin natin tanggapin si Lord, maniwala kay Lord o hindi. Ito po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Upang hindi natin maranasan balang araw ang dagat-dagatang apoy na hindi namamatay. We must choose to believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Na siya po yung anak ng Diyos. Siya yung Panginoon na tagapagligtas ng ating pong buhay. Letter C, God is leading us to salvation. No, nililid tayo ng Panginoon sa kaligtasan. Hindi lang po ng ating physical na pangangatawan, kundi ng ating kaluluwa. Sabi sa Romans 10:12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpapakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sino po sa atin maglalakas loob, sinasabi mo, Pastor, I am perfect. Wala akong kasalanan. Meron po ba? Walang magtataas sa atin. Lahat po tayo, hindi lang isang kasalanan natin. Sandamakmak, sandamukal. No, tambak yung kasalanan natin. Pero sa kabilang lahat, marami tayong kasalanan, patuloy pa rin po tayong minamahal at pinapatawad ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Sabi po rito, tayo na nga nagkasala, tapos sinisisi pa natin ang Diyos na bakit mayroong taong napunta sa impyerno. Hello? Ang galing natin mag-blame no? Lalo na sa Panginoon. Eh, wala naman siyang kasalanan. Meron po ba? Wala. Sino po ba yung palpak? Ako. Sino po ba yung makasalanan? Tayong lahat. Umipiyok na po ako. Di ba? Bakit? Napapagod ako eh. No, tayong lahat. Nagkasala. Bakit may sabi nga ako rito, bakit may taong mapupunta sa impyerno, sasabihin lang niya sa atin, sasabihin lang natin si Lord, kung nandito po nakatay si Jesus, sasabihin lang natin, kunyari ako si Jesus ha, pero mas pogi sa akin si Jesus, sasabihin lang sa atin, ako pa mali, ayos kayo ha, ako pa mali, ako nag-create sa inyo, di ba, ako gumawa sa inyo, kahit nagkamali na kayo, mahal ko pa rin kayo, ako pa rin yung mali. Naintindihan natin, don't blame God, walang kasalanan si Lord. Remember this, kahit kailan hindi nagkamali ang Diyos. Amen. Kung bakit siya nagsisi sa pagkakalikha sa atin, hindi dahil nagkamali siya, kundi tayo ang may mali o meron pong ginawang mali. Sabi po sa Genesis 6:6, so the Lord was sorry he had ever made them and put them on earth. It's broke his heart. Alam nyo, ang pinaka-broken hearted, hindi naman yung may mga jowa tapos nagkahiwalay sila eh. Hindi yung may asawa tapos makabilang bahay eh. Opo, masakit po yun, pero temporary, mag-heal po yun. Pero ang pinaka-broken hearted po sa atin si Jesus, bakit? Pinakamamahal niya yung mga tao, pero yung mga tao hindi nagmamahal sa kanya. Ilan po yun? 7.5 billion on earth, no? Halos kalahati o mas marami pa ang hindi kumikilala sa Panginoon. Yung asawa mo nga lang eh. Diba? Hindi ka mahalin, masakit na. Isa lang yun. Yung anak nyo, tatlo, tama? Hindi ka mahalin ng tatlo, masakit. Ito, 7.5 billion. Tapos ikaw lumik ka, hindi ka mahalin. Hindi ka ba masasaklan? Sasabihin mo ba, ay, ang sarap naman, hindi nyo ako mahal.
Ganun po ba? Ay, nag-e-enjoy ako. Wala kayong time sa akin. Hindi po. Umiiyak si Lord. Kung nakikita lang naman si Lord, umiiyak po siya. Nang luha, sinasabi niya, hanggang kailan kayo hindi maniniwala sa akin? Hanggang kailan kayo hindi susunod? At huwag na ho natin paabutin na kung tayo meron ng mabigat na problema o may sakit at karamdaman na, sasabihin mo, Lord, suko na ako. Lord, ayoko na. Lord, ang dami ko ng kapahamakan. Sa'yo na po ako. Hanggat bata pa ho tayo, hanggat may oras pa, maniwala tayo na si Lord ang magpipix ng buhay natin. Si Lord ang magmamahal po sa atin ng todo-todo. Hindi pwedeng iligtas si Lord ang lahat ng tao. We have own free will to choose Him or not. Kaya hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang pong naniniwala sa Panginoon. Kasi kung gagawin niyang iligtas ang lahat ng tao, kahit may kasalanan o hindi mananampalataya kay Jesus, ito ang magiging paniniwala po natin. Number one, God is not a just God. No, hindi po siya justice na Diyos. Parang ganito, merong judge, tapos nang rape yung lalaki. Anong rape ka? O sige, uwi ka na, nakalaya ka na. Hello, papayag ba kayo? Ni-rape yung asawa nyo? Ni-rape yung anak ninyo? Tapos palalayain lang? Hindi, lalo na si Lord. Hindi papayag. Hello, just share. Let her be, God is fair. No? Na God is, pagka ganun yung paniniwala natin, lahat ay maliligtas, God is not fair. Hindi patas ang Panginoon. Tayo, nanampalatayo, tapos yung iba hindi. Tayo sumunod, yung iba hindi. Hindi papayag sa Panginoon, magiging hindi siya patas. Letter C, God tolerates sins. Ang Diyos matotolerate yung kasalanan kapag lahat maliligtas. Hello? Letter D, He is not a holy God. Bakit? Inaalaw niya yung kasalanan. Letter E, God is a liar. And letter F, God is not God at all. No, kung papayagan niya lahat ng tao, kahit maniwala, kahit hindi. Naintindihan po natin? Can you say amen? No? Buti na lang hindi ganun ang Diyos. Tapat siya sa kanyang salita at pangako sa bawat sa pusa atin. Kung sino ang tatanggap, maliligtas. Kung sino ang hindi, mapapahamak sa impyerno. Ang tanong, anong pipiliin po natin? Kayo po ang nakakalam po niyan. Luke 19:10, ang anak ng tao na si Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sino po yun? Tayo pong lahat, naligaw ng landas. Bumaba ang Diyos. Ang anak ng Diyos saan? Sa langit. Binaba tayong lahat. Nag-anyong tao para abutin ang tao, para mahalin ang tao, para hanapin ang tao, para iligtas ang tao. He seek and save the lost like you and me. Siya ang bumaba para abutin tayong lahat. Siya ang humanap at umabot sa atin. Salvation has come because the Savior has come. Amen? Kaya meron pong kapaskuhan. Because once upon a time, merong Jesus na nagkatawang tao na ipinanganak sa sabsaban upang tayo pong lahat ay magkaroon ng pag-asa na buhay na walang hanggan. God is leading us to the Savior. He is our mediator between God and man. 1 Timothy 2:5-6, sapagkat iisa ang Diyos, ang tanging si Jesucristo lamang, ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinapatunayan sa takdang panahon. Tandaan niyo po, walang ibang magliligtas po sa atin. Walang ibang tagapamagitan, mediator, o tulay o daan, kundi ang ating pong Panginoon. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Tandaan niyo po, hindi religion, hindi good works, or anything else, or everyone else na pwede magligtas huta sa atin, kundi si Jesus lang. Sabihin nga po natin, si Jesus lang. Si Jesus lang. Aba, mahina. Si Jesus lang. Si Jesus lang. Amen. Sabi po rito, whoever believes in Jesus Christ will be saved. John chapter 1 verse 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Panginoon. Lahat po tayo nagrebelde sa Panginoon. Wala po sa atin nung bata pa lang po tayo, 2 years old, 5 years old, hinanap natin ng Diyos. Kung hindi ka pa nga i-invite sa church, di ka pupunta. Tama, mali? Hello, sa mga bata, pupunta ba yan sa church? Hindi po. Tayo po, mga kabataan, mga nanay, pupunta ba tayo sa church? Hindi po.
Ako po, dati hindi ako umate ng church. Alam ko merong Diyos, pero hindi ako umate ng church. Atin lang ako pag Pasko, simbang gabi, pag birthday, pag mahal na araw. Yan lang simba ko. Pero wala na po. Pero napagtanto ko, mali pala yun. Kung talagang mahal natin si Lord, kung talagang naniniwala tayo sa Panginoon, every Sunday nasa church ka, amen? Amen. Everyday sumusunod ka na sa Panginoon, amen? Amen? Amen po. Kung talagang ligtas ka at tinanggap mo ang Panginoon, gagawin mo ang lahat para sa Diyos. Susunod ka sa kanyang leading. Number 3, we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Ephesians 2:8 and 9, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Walang magsasabi po sa akin na, Pastor, mapupunta ako sa langit dahil ang bait kong tao. Wala pong magmamalaki yung sa atin. Dalawa lang uri ng tao sa mundong ito. Isa, sinner. Pangalawa, self-righteous. Walang matuwid. Pag sinabing self-righteous, sinasabi niya na mabait siya, pero hindi naman talaga. Hello? God is leading us to a right way or right doctrines about salvation by grace through faith in Jesus Christ alone. Pastor, paano yung ibang paniniwala sa kaligtasan na hindi si Jesus ang kanilang pinaniniwalaan? Surely, they will go to hell. Period. Kung mali ang doktrina nila about salvation, mapupunta sila sa impyerno. No? What is our job as believer of Christ or a follower of Christ? To lead the lost people to the Lord. Share the gospel to them as long as we can, as fast as we can, as passionate as we can. We are running out of time. Madami pang dapat abutin ng salita ng Diyos. Amen po. Kahapon po, pumunta po kami doon sa anniversary ng youth. 14th year anniversary. Palakpakan nga natin ng Lord. 14th year anniversary. At marami pong naabot na po ng mga kabataan na tinanggap ang Panginoon at nagbago po yung buhay po nila. Pero sabi po roon, almost 80% o 79% ang hindi pa rin po nag-share ng gospel. Kahit pastor na, kahit leader na, kahit believer na ng Panginoon, tahimik ang bibig at hindi sinasabi yung pagmamahal ni Jesus. Alam niyo po, dalawang uri-uli ng tao sa loob ng church. Yung isa, soul winner. Yung isa, backslider. Ibig sabihin, kahit dumadalo ka ng church, pero hindi ka nagsishare ng gospel, ang tawag doon, backslider. Bakit? The important things na dapat nating i-share si Jesus. Ulitin ko po, tama na po ang pag-share ng buhay ng may buhay. Amen? Amen. Wala na po tayo maririnig na salita o pangalan ng kapitbahay natin dito. Amen po? Kundi ang pangalan ni Jesus, ang pag-ibig ni Jesus, ang isi-share natin sa kapitbahay. Bakit? Mapupunta sila sa impyerno pag hindi natin ibinahagi po ito. Yung mga nasa online, mapupunta po sila sa impyerno kapag hindi nyo po isi-share yung video po na ito. Kaya mamaya po, o ngayon palang isi-share nyo na po yung video po na ito. No, fast forward. We are running out of time. Ako rin po, running out of time. Kalahating oras na lang, tapos na po tayo. Malapit na pong dumating si Lord at ayaw tayong abutan ng Panginoon na walang ginagawa as a church. Amen? No, how God lead us faithfully? Number one, God will lead us to a right decision to love Him and others. Mahalin ng Diyos, tanggapin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Mamaya, magpe-pray tayong lahat as a church. Ayaw na ayaw ko sa mga dumalo ngayon, kahit nasa online, na hindi mapupunta sa langit. Gusto ng Panginoon na iligtas ka ngayon. Lalo na po sa mga first-timer, gusto kayong iligtas ng Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. Namatay si Jesus sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ng Lord. Amen po. Hallelujah. Sabihin nga po natin, Lord, salamat po. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong salita na aming po naririnig. Praise God. Hallelujah. And then, pangalawang point po natin. Ito po yung pangalawang point po natin. Naantok na po ba kayo? Sige po, pwede na po umuwi. Ah, wala, inaantok. So talaga dito lahat. Walang uuwi. Hanggang Pasko na tayo rito, no? Hindi, uwi na po tayo mamaya. Hindi, pangalawa po natin, how God lead us faithfully. Number one, right decision. Pangalawa po, God will lead us to a right devotion. Ibig sabihin po ng right devotion, ililid tayo ng Panginoon sa right devotion, ito po yung to live for Him and to others. The demonstration of love. Kanina, declaration lang eh. Mahal ko si Lord. Tama? Mahal ko yung kapwa ko.
sa pamamagitan ng pag-share ng Word of God. Ngayon po, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Letter A, God will lead us through His people. Number 1, P, through His people. Ang Diyos ililid tayo sa pamamagitan ng tao. No? Sa mga lingkod ng Diyos, like servants, He uses Moses, Joshua, and all His servants, kings, prophets, apostles, pastors, to lead the nation from generation to generation. How can lead you if you don't honor, submit, obey, and be trained by your pastors? Kung bakit meron pong pastor, hello, na nasa inyong unahan, may mga leaders, sinend kami ng Panginoon sa lugar na ito at hindi aksidente kung bakit kayo nakatera dito. Sa mga nasa online, kung bakit tayo nag-online 3 years ago, bakit? Dahil sinend ako ng Panginoon sa online para maabot kayo sa online at mainit po kayo sa katotohanan at kung paano tayo mamuhay ng tama. Ang tanong, do you obey or submit or honor your pastor? Sino po sa atin in-honor niyo po ako? Pwede niyo po bang itaas ang inyong pong kamay? Yung gusto niyo po akong sundin, hindi lang po dahil may regalo, hello, hindi lang dahil utos ko, kundi utos ni Lord. Kundi ako po ay sinend ng Panginoon, pinili ng Panginoon para mag-lead po sa inyo, kasi sa totoo lang, ayaw ko po kayo mapahamak. Kung gusto ko po kayo mapahamak, aalis po ako rito, magtatrabaho po ako sa lugar ng Tondo, magpapayaman po ako. Pero iniwanan ko po yun, yung ganong yung kaisipan. Gusto ko po mag-lead sa mga tao at ma-share yung gospel po sa inyo at maging matuwid ang ating pong buhay at makakilala tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Kaso lang, nalulungkot po ako. Nandito na yung pastor, may church na ruri ito. Yung iba ay pa rin umaten. Hello? Nandito na eh. Sana po, so, kung meron tayong mga kapitbahay na nakikinig sa online, kung meron kaming kapitbahay na nanonood, punta po kayo sa church. We want to bless you. We want to teach you po. Ang tanong, paano tayo nililid ng Panginoon? Through pastors, through your parents, sa mga bata. Sinusunod nyo ba ang inyong magulang? Pag sinabing uwi, uwi. Pag sinabing kumain na, kumain na. Pag sinabing mag-aral, mag-aral. Mga bata, pag sinabing mag-aral, huwag kayong maglalaro. Okay? Pag gabi na, uuwi sa bahay. Okay? Okay ba yung mga bata? Pag sinabi ni Pastor, uuwi na kayo, gabi na. Uuwi, hindi. Very good. Palakpakan natin yung mga bata. Yung mga bata, isang ano lang, uuwi po. Sabihin mo sa magulang yan, bahala ka dyan, Pastor. Ikaw na lang. Hello? No? And sabi nga, obey your teachers, your boss, sa mga nagtatrabaho po. Sino po nagtatrabaho? Taas ang kamay. Obey your boss po. Kung gusto nyo ma-promote, ma-bless kayo. Sundin nyo lang po palagi. Huwag po kayong magreklamo. Bagamat minsan parang kareklamo na. Maliit ang sahod, para ang hirap na ginagawa ko. Pero sabi ni Lord, sumunod ka lang. Pagpapalain kita. Our government, sundin po natin. Submit tayo sa government po natin. Isipin nyo walang government. Sa palagay ninyo, kokoti ba ang crime? O mas lalong lalala? Diba? Kung walang traffic enforcer, ano mangyayari sa NLEX? Traffic yan, simula NLEX hanggang SLEX. Hello? Kaya may government para sundin, hindi para suwayin. Amen po? Binigay sa atin po yan para maging maayos yung lugar natin. Yung presidente po natin, ano pangalan po yung bago? Si Roma? Ano po pangalan? Remy. Rene. No? Si Kuya Rene, yung ating presidente, sundin po natin. Pag may pinapagawa po siya, sundin po natin. Hindi yung, kilala ko yan eh. Hey, di ba? Meron tayo sasabing hindi maganda. Hey, wag po. Nilagay siya ng Panginoon para sundin po natin siya. No? Okay? Hindi naman tayo utusan na ni Kuya Rene na gawin niyo to, yung ibang bagay na hindi maganda. Hindi po. Sa kuryente, sa tubig, sa tama, sumunod po tayo. Pero tandaan niyo po ito, kapag mali na, huwag natin susundin. Amen? Oh, mag-isa government. Pag mali na yung pinapagawa, huwag natin susundin po. Pero pag tama, sumunod po tayo. Malino po yon. Ganoon din po sa mga magulang, ha? Pag sinabi ng magulang sa inyo, anak, uwi na ng maaga, ano gagawin? Uwi. Pero pag sinabihan kayo ng magulang ninyo, makinig kayo mga bata. Pag sinabi ng magulang ninyo,
O anak, sabi mo sa Bumbay, wala ako rito, magsinungaling ka. Huwag yung susundin. Okay, sabi mo. Ah, sabi ni nanay, wala po siya, sabi niya. Nasa taas po siya. Ha? Ah, tumatawa yung mga bata. Nakaka-relate sila. No, sa mga member ng church, sabi po rito, number one, ito po yung challenge po sa atin. As a pastor or leader, be a member of the church, be a soul winner and disciple maker. Ibig sabihin, mag-preach tayo ng salita ng Diyos. Mag-teach you tayo, mag-train tayo ng mga tao. Ulitin ko po, ang pag-preach ng Word of God, hindi lang sa pastor, hindi sa leader. Hello? Ang pag-share ng Word of God, para din po sa inyong lahat. You can lead your mga anak. You can lead your husband or wife. Turuan niyo po sila ng salita ng Diyos. Sabi po sa Bible, Matthew 28:19-20, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ay para sa lahat. Huwag na ho tayong tatamad-tamad. Ito po yung sinabi ng preacher kahapon. Huwag ho tayong tatamad-tamad. Magbahagi ng salita ng Diyos at magturo sa mga bata. Kung tayo po ay tatamad-tamad na mag-share ng word sa kanila, asahan niyo po yung lugar natin patuloy na magkakasala at magiging masama. Asahan po natin yung apo po ninyo. Sino may apo? Taas ang kamay. Ako ba may anak si Ishan? No, asahan po natin yung buhay ng next generation mas lalong lalala. Hello? Mas lalong magiging magulo ang Pilipinas, yung lugar natin. Pero kung kayo ay tatayo bilang isang tatay, bilang isang estudyante, bilang isang kabataan na may takot sa Diyos, bilang isang magulang na may takot sa Diyos, bilang isang leader na may takot sa Diyos, mangangaral tayo at magtuturo tayo sa mga tao. Amen po? Amen po? Sa mga church member, mga kapanalig kay Kristo sa online at sa on-site, sa church, no? Magpapa-disciple o magpapa-train po kayo. Next year, we will start doing cell group sa mga bata, sa mga kabataan, at sa mga nanay. Join po kayo. Kapag hindi po kayo nag-join, eh, wala po akong magagawa. No? Asahan nyo po, kapag hindi po tayo nababad sa salita ng Diyos at na-train sa salita ng Diyos, magiging pangit ang kinabukasan po natin. Because we need the Word of God. Amen? And then sabi nga, meron pong testimony si Pastor Nixon kahapon. Napakinggan nyo ba mga leaders, youth leaders? Ano po yung testimony po na ito? Yung church po natin, ilang taon na po? Magsasampung taon. Next year, March 12. At iilan pa lang po tayo. Naka-distancing pa po yan. Tapos, puno. Pero pag yan dinikit po natin, kalahati lang po ang umating ngayon. Kung hindi pa ako lalabas, eh hindi ho tayo mapupuno. Hello? 10 taon na ho. Pero papayag ba kayo na kakaunti lang ho tayo? Papayag ba kayo na isang service lang tayo? Di ba sabi nga ang reklamo, eh maliit lang yung church ninyo, pastor, paano mapupuno yung 100 dyan, yung 200 o 1,000? Eh di mag-divide kayo ng service, 5 service, no? Kung 500 yung member, 5 service, 50-50-50. Di ba? Pastor, nakakapagod naman yun. Oo, nakakapagod. Pero magkakaroon ng revival sa lugar na ito. Amen? No? Magkakaroon ng pagbabago sa lugar na ito. Kasi merong testimony, yung church sila, mga bata, makinig ha? Yung church sila, 4 taon. Sabi natin, 4 years. 4 taon, pero ang member, 1,000. Hello? Hindi ba kayo naiinggit? Papayag ba kayo na tayo-tayo lang? Ano po? Bata pa, hindi pa niya. Papayag ba tayo na tayo-tayo lang? Gusto ko natin yung buong service road makapunta sa church. Makakilala sa Panginoon. Magbago yung buhay nila. Mapagpala yung pamilya nila. Palakpakan natin ng Lord. Yan po ang desire ng puso ko. Yan po yung desire ng Panginoon. Magkakaroon ng revival, ng tunay na pagbabago dito po sa lugar po natin. Naniniwala po ba kayo? Hakbangan po natin yung salita ng Diyos. Let our be God lead us through His Word. No? Through His Word, through His, sa Scriptures. No? Sa salita ng Panginoon.
In the Old Testament, ang tawag po rito, Ten Commandments. Sino po sa atin kabisado ang Ten Commandments? Mga nanay, mga kabataan. Pastor, di namin kabisado lahat. Yan ang problema po sa atin. Wala tayong oras sa salita ng Diyos. Tama ba? Sino aamin po sa atin walang time sa Bible? Can you say amen? Amen. Sumisigaw si ate. Salamat po sa inyo pong honesty. Honesty is the best policy. But in the New Testament, Mark 12:30-31, kinumbine, sinummarize, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love others as you love your soul. The Pentateuch in the Old Testament or five books of law, ito po yung binabasa po nila para sumunod sa Panginoon. But in the New Testament and in the now generation, the Bible, the 66 books from Genesis to Revelation, which is the Bible. No? Kung wala ho kayong Bible, sabihin niyo po sa akin, lapit ho kayo sa akin, chat niyo po ako ha, sa mga friends ko sa Facebook. Sabihin niyo po sa akin, magbibigay ho tayo sa January. Ha? Kuya, kung gusto niyo po ng Bible, bibigyan ho po kayo. Libre po. No, hindi ho tayo nagpapabayad. Si ate, bibigyan ko po kayo. Libre po. Wala pong bayad. No? Libre po yun para po sa inyo. Tapos basahin nyo naman po, ha? Hindi pagbigay sa inyo. Ang ganda nito. Display ko nga. Huwag ganon. Nababasahin po natin. Sabi po sa Awit 119 verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ibig sabihin, yung Word of God, siya po yung magiging direction po natin. Siya po yung magiging spiritual ways po natin. Sino nakasubok na ng ways sa apps? Kunyari, pupunta kayo ng ano, ng Bulacan, yung lugar, no? Ganito nga, Santo Niño, Bulacan. Ways nyo, yung pinaka-exactong, ano, di ba? Dadalhin po kayo ron. Yung compass, nagamit nyo na? Yung compass, di ba sa mga sundalo, north, east, south, west, para hindi sila maligaw? Ganon din po yung Bible. Ito po ay mapa para hindi tayo maligaw. Compass at ways na dapat nating basahin at dapat po nating hakbangan. Sabi po sa Bible, 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatay ay kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ibinigay na po sa atin yung Bible para mag-guide po sa atin sa ating pong hahakbangin, sa ating iisipin, sa ating sasabihin, sa ating pong gagawin. Ang tanong, do we read our Bible? Sabi nga ni ate, no. Kung hindi natin babasahin yung Bible, walang direksyon. Kaya minsan, hanggang ngayon, napapahamak pa rin ho tayo. Tama, mali. Kaya hindi nababago yung buhay natin, walang salita ng Diyos. Walang direksyon. The Bible is our direction to be like Jesus and how to love others. Sabi po sa Kawikaan 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen po. In all our ways, acknowledge Jesus. Acknowledge the Word of God. Kasi yun po yung magdadirect po sa atin sa tamang pamumuhay. Alam niyo po kung bakit yung buhay natin magulo? Ayaw natin sundin yung salita ng Diyos. Pero ngayon, magbabasa ka na ng Bible. Sabi mo sa tabi mo, magbasa ka na ng Bible araw-araw. Sabi mo naman sa kabila, umatin ka na every Sunday, please. Bakit? May salita ng Diyos po rito para mag-guide po tayo. So, paano mapi-future-proof ang direksyon ng ating mga buhay? How will make sure na hindi tayo maliligaw at magkakamali sa pupuntahan natin? There are really no guarantees whether pumunta tayo sa kaliwa o sa kanan. Meron laging possibility na magkamali tayo sa ating desisyon. Tama po ba? No, is there a secret to finding the right way then? Hayaan mong gabayan ka ng Panginoon. God assures in Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. At kung hayaan mong si Jesus ang magdedirect sa pupuntahan mo, kahit pa hindi mo ito naiintindihan, kahit hindi mo po ito nalalaman ang sitwasyon mo sa kasalukuyan, makasiguro ka na ang Diyos, tanging kabutihan, ang nais na mangyari para sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto tayong ayusin ang Diyos. Gusto tayong tuwirin ng Panginoon. Ayusin ang ating buong pamilya. Kung sino man po sa atin, ngayon palang wasak ang pamilya mo.
galit-galit kayo magkapamilya, magkamag-anak, magkapitbahay, ngayon palang aayusin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa po sa atin. Hayaan po natin na si Lord ang magmaneho ng buhay po natin. Huwag po nating agawin ang manibela ng pagbiyahe po natin doon sa tagumpay. Letter C, God lead us through His through our problems. Inililid tayo ng Panginoon minsan sa problema. Para saan? Para may direct po tayo. Kasi minsan, kapag wala po tayong problema, haya-hayang buhay. Gagawin ko to, magpapakasaya ako. Hello, bibilin ko ito. Magwawalwal ako, gagawin ko lahat. Pero kapag merong dumating na problema, sino po sa atin sinasabi mo minsan, ay tinapik ka na ng Panginoon. Pastor, pinalo na ako ng Diyos. Tinapik na ako ng Panginoon. Kaya nangyari sa akin sa buhay ko ito. Meron tayong mga problema dahil sa kagagawan po natin. Sabi ko nga, sabi po ng Bible, alalahanin, Deuteronomy 8:2, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo upang sundin niyo siya. Kung bakit sila nasa wilderness for 40 years na dapat 40 days. Ang lapit lang po ng ano eh, ng promised land, ng Israel, doon sa Egypt. Ilang araw lang, makakalakad sila, makakapunta sila. Pero 40 years, bakit nangyari? Dahil ang tigas ng ulo ng mga Israelita. At tayo rin po, aminin na sa hindi, matigas ang ulo po natin. Tama po ba? Pero sabi ng Lord, yung pusong bato, papalitan niya ng pusong mamon na magiging masunurin sa ating pong Panginoon. At bibigyan niya tayo ng bagong espiritu, espiritu ng pagsunod sa Panginoon. Is banal na espiritu ang maglilid sa buhay po natin. Palakpakan natin si Lord. Amen? Hindi na yung kagustuhan natin, kundi yung gusto ng Panginoon sa ating pong mga buhay. God leads the Israelites to the wilderness for three reasons. Malapit na po tayo matapos. Mga bata, quiet lang. Ang tahimik, bibigyan ko ng premyo, ha? O, tahimik lang, ha? Tignan nyo, ha? Bibigyan ko talaga. I'm serious. Kung sino yung hindi kumikibo, hindi nagsasalita. No? Huwag naman yung natutulog. Walang premyo. Gisingin nyo po yung natutulog, ha? Gisingin natin. Number one, to humble them if they will depend on God or not. Kung may problema, dedepende ka pa ba sa Diyos o hindi na? Yung ibang tao, dumidepende. Yung iba po, nagre-reklamo pa sa Panginoon. Tama? Nagtatanong pa sa Panginoon, Lord, bakit ang dami kong problema? Di ba? Bakit para kung sinakluban ng langit at lupa, pasan ko ang daigdig? Bakit, Lord? Kasi nga, dinadirect lang tayo ng Panginoon. Baka mamaya, naliligaw ka na ng landas. Hello? Baka mamaya, nakakalimot ka na sa Panginoon. Sabi po sa Bible, Awit 25:8-10, si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan siya'y sumusubaybay. Amen? Ibig sabihin, kung tayo po ay mag-humble at gusto nating sumunod, o masunod ang Panginoon sa ating pong buhay, kung ano yung gusto niya, dapat nating gawin. Amen po? Pag sinabi ni Lord, itigil mo na yung bisyo mo, ititigil mo ba? Yung iba parang mahirap, pastor eh. Nakagawian ko na eh. Yung pagchichismis, ititigil niyo na po ba? Pastor, ilang taon na ako nagiging chismoso. Chismoso, ang hirap tanggalin. Matatanggal po yan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Ako po, dati sabi ko nga, dati palamuro po ako. Dati nasa maling relasyon ako. Dati magnanawa ako. Pero binago ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Diyos. At ikaw rin, babaguhin ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa sarili mo, God will change my heart. God will change my heart. God will change my life. God will change my life. Pangalawa, to test them kung ating pananampalataya ay malakas o tayo ay may takot na sa Panginoon. May duda na sa Panginoon. No? Sino po sa atin minsan pag may problema na, nagdududa na sa Panginoon? Lord, buhay ka ba talaga, Lord? May cancer na po ako, Lord. Hello? Lord, wala na kaming pera bukas. Baong pa kami sa utang. Nandiyan ka ba? Hello? Hindi po. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Tinetest lang tayo kung hanggang saan ka maniniwala sa Kanya. Letter B, their obedience. Tinitingnan ng Panginoon yung kanilang pagsunod. Ito ba ay consistent or not? No, kung kayo ay palaging sumusunod sa Diyos o hindi. No?
At halata po yan kapag tayo sumusunod palagi sa Panginoon. Number one, kung lagi kang umaattend pag Sunday. Pag inconsistent ang pag-attend mo ng Sunday, ibig sabihin, minsan-minsan ka lang sumunod sa Panginoon. Hello? Basta parang gusto mo talaga kami umattend every Sunday. Hindi ko po gusto. Si Lord po may gusto. Kung ako lang, nako, baka umalis na po ako rito. Si Lord po may gusto. Kanina hindi ako mag-i-invite. Sabi ni Lord, mag-invite ka pa rin sa labas. Gusto ko maraming makapakinig ng salita ko. Gusto ko maraming mabless ng salita ko. And I obey. At hindi lang ngayon, gagawin po natin yan. Every Sunday, magpa-follow up yung mga leaders po natin. Every Sunday, ha? Kasi baka mamaya nakakalimutan. Paalala po sa inyo. No? Dati tayo po ay compromiser. Ngayon po, no to compromise. Amen po? Hindi pwedeng sa isang linggo matino ka, sa isang linggo, pasaway na naman. Hello? Sabi natin, New Year na, gusto ko magbagong buhay. Pwede po ba taon-taon, unti-unti po tayo nagbabago? Para sa Panginoon? Amen? Dati, halimbawa kung meron kang bisyo, ang iniinom mo, isang case. Pero ngayon, kalating case na lang. Susunod na taon, isang bote na lang. Amen? Sa isang taon, hindi ka na umiinom. Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor, mahirap yan, Pastor. Anong mahirap? Madali lang po. Hindi mo kaya, kaya ni Lord. Ako manginginom, tinanggal ng Panginoon ang panlasa sa pag-inom ng alak. Ikaw rin, tatanggalin ng Diyos yung pag-inom ng alak mo, yung sigarilyo, yung droga, lahat yan, yung maling mga libangan. Wawasakin ng Panginoon. Pastor, pati yung sugal? Yes! Yung online sabong o yung physical na sabong, ayaw ng Panginoon! Marami na pong namatay dahil sa sabong na yan. Hindi lang po tao, pati manok! Biluin niyo, bawat laban may pamamatay, di ba? Tama na po, maawa po kayo sa manok! Higit sa lahat, maawa kayo sa pamilya niyo na nagugutom. Hello? Ayan na, sana po nakakalala. I-share nyo po sa mga nagmamanok. Share po natin sa mga kapitbahay. Pag-praise nyo sa Facebook, share nyo po yung video natin. Sabihin nyo, watch this. Mabibless ka. Hindi po sila mainis, mabibless po sila. Kasi gusto nila, gusto ng Lord na baguhin sila ng Panginoon para sa magandang future. Amen? And then lastly, matatapos na po tayo, palakpa natin ng Lord. Matatapos na tayo. Mamaya after this, ha? Mamaya, pamimigay po natin yan. Mamaya, i-instruct tayo ng leader po natin. And then, talo na po tayo rito. Our failures will lead us to a right direction if we repent and learn from our mistakes. Tandaan nyo po, dapat matutuwa tayo sa pagkakamali po natin. Ang totoong failure, yung taong hindi natuto sa pagkakamali. Pero kung nagkamali ka, tapos nagbago ka, natuto ka, tagumpay po yun sa Panginoon. Kaya kung nagkamali man tayo dati, it's okay. Dati yon, pero ngayon, babawi ako sa Panginoon. Sabihin nga natin, babawi ako sa Diyos! Babawi ako sa Diyos! Ako, nakakilala ako sa Panginoon, 20 years old ako. Ngayon, 37 na po ako. For 17 years, I will follow Jesus Christ hanggang sa mamatay na po ako. Bakit? Ang laki ng utang na loob ko sa Panginoon. Ayoko nang balikan yung buhay ko dati. Grabe! Ayoko na kasalanan. Hindi po sa atin, ayaw na ng kasalanan. Can you say amen? Praise God. Yung mga bata, ayaw na. Salamat. Sabi po, number three, God will lead us to a right destination. Saan? To the land of promise. Amen po. Dadalhin mo tayo doon sa lupang pangako. Sa Exodus 6:8, I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. Ibig sabihin po, sila punta po sa lupang pangako na pisikal. Nakalaya po doon sa pagkaalipin sa mga Ehipto. At tayo rin po, aalisin ng Diyos ang pagkaalipin natin sa kasalanan at pagpapalain tayo ng Panginoon. The promise, Exodus 6:8, dadalhin ko kayo sa lupang ipinangako kina Abraham, Isaac, at Jacob. At iyon ay ibibigay ko sa inyo, akong si Yahweh. The fulfillment, ito po, nang makaaon sila sa may kapatagan sa Eskol at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita dahil doon nagalit sa kanila si Yahweh. Kaya sinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggagaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon. Pakiano lang si Ishan. Eh, nadidistract ako. Pakiano lang sa taas, ha? Ayoko talaga ako nang maingay. Ako po si Pastor Kiko na ayoko nang maingay pag subukan niyo mag-ingay kay BBM habang nag-ano siya.
Proclaim dun sa ano? Sa Digang Bayan. Di ba nagsasalita siya? Sabi mo, hey, hello! Palalayasin ka ron. No? Lalo sa Panginoon, hindi ko na ako kayo palalayasin pag maingi kayo. Tahimik lang mo tayo. Okay? Tahimik lang mo. Isyan, tahimik ka lang. Papaalisin kita. Papaalisin kita. Lalagay kita sa second floor. Okay, tuloy lang mo tayo, ha? Patapos na eh. Yan, sabi po rito, tuloy ko lang po, ha? Wala nang makakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephun na mula sa angka ng Seniseo at kay Josue na anak ni Nun sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Ibig sabihin, yung mga matatanda, simula 20 years pababa, nakapasok sa Promised Land. Yung 21 pataas, hindi sila nakapasok dahil matitigas ang ulo. Sino po sa atin gustong pagpalain ng Panginoon? Isa lang po ang sikreto. Do you want blessing? Obey God. Do you want blessing? Every Sunday, pumunta ko kayo rito. Do you want blessing? Sumunod kayo sa sinasabi ng Bible. And do you want blessing? Saan na ba yun? Same basket po natin. Magbigay po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, kung bakit mayroong magandang church ngayon, dahil sa pagbibigay ng bawat sa pusa niya. Palakpakan natin ng Lord. Eh, Pastor, ang liit lang ng offering natin, ha? 1,000 plus, 2,000, pinakamalaki, magkano ba? 3,000? Pag-anniversary, mga ganun, no? 3,000, pinakamalaki. Tapos, naubos pa yan dahil marami tayong expenses, no? Nung kuryente, tapos yung mga panlinis, etc. Mga pang-design rito, mag-ano tayo. Pero nabuo po ang church na ito dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. The Promised Land is a physical blessing, not an eternal life. No, sabi ko nga, si Moses hindi nakapunta sa Promised Land, pero naligtas po siya, sa langit po siya ngayon. Pero ang ayaw mangyari ng Panginoon na tayo po ay nakakilala sa Diyos, pero hindi natin maranasan yung pagpapala dito sa lupa. Sino rito gusto talagang yumaman? Seriously. Ay, ayaw niyo yumaman. Ako lang. Lahat po tayo. No? Huwag niyo sabihin na, ay, ayoko yumaman. Pasto, pag mayaman ka, parang nandyan yung ano eh, masama, magiging masama ka. Hindi po. Nasa sayo po yun eh. Kung mamamanage mo yung pera. Ang gusto ng Lord, lahat tayo maging milyonaryo. Maging bilyonaryo po. Kaso lang, hindi nangyayari yun dahil pasaway ho tayo. Tamad ho tayo. Ayaw natin sumunod sa Panginoon. Pero maraming salamat. Unti-unti, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. I declare, pagpapalain ng Diyos ang pamilya niyo. Amen? I declare yung mga anak po niyo, yung mga katapos ng pag-aaral. Yung mga apo po ninyo, mga katapos ng pag-aaral. Amen po? I believe in my heart, house and lot para sa'yo, ipagkakalob ng Panginoon. Hindi lang dito. Sa Cavite, sa Bulacan. Sino po nangangarap? Ate, mga kuya, sariling lupa. Gusto niyo po? Kahit sa ibang bansa, gusto niyo? Ay, ayaw nila. Ako po, gusto ko po. No? Ito nga eh. Ito po yung gusto ko sabihin sa inyo. Yung wala sa Panginoon, meron silang house and lot. At hindi papayag ang Diyos na hindi kayo umaman. Financially, physically, materially. Yung may sakit ka, paggagalingin ka ng Panginoon. Hindi siya papayag na habang buhay may sakit ka. Isang araw, sa panig ng karamdaman, tatayo ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lagi kong dinedeklar si Kuya Eliezer, isang araw makakalakad po yan ulit ng normal. Isang araw maglilingkod sa Panginoon si Kuya Eliezer. Yung asawa nyo, yung anak ninyo, o yung magulang ninyo na may sakit, paggagalingin ng Panginoon. Ang tanong, naniniwala ka ba? Amen! John 10:10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap at kasiyasaya. Do you want a blessed life? Do you want a joyful life? Gusto niyo po ba? Sige nga po, sino po sa atin gusto po yung masayang buhay, tumayo ngayon? Tayo tayong lahat. Yung masayang buhay, pinagpalang buhay. No to disfocus. No, no to disfocus. Dapat meron tayong determination. Ibig sabihin ng determination, hindi aayaw sa buhay. Patuloy na susunod sa Panginoon. Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus. No to detour or disobedient. So, sabi po sa Joshua 1:7, sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay ko sa inyo. Huwag kang susuway anumang nakasaad doon, magtatagumpay ka saan ka man magpunta. If you want to be a victorious person, yung inyo pong pamilya, let's follow Jesus. No to discouragement. Sino po sa atin discouraged po ngayon, depressed po ngayon? Ito po ang encouragement po sa inyo. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.
Huwag kang matatakot o mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kung ikaw man ay merong gulayan na mga problema ngayon, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Si Lord ang magsosolve ng problema mo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. No to devil's tactic, trick and trap. No? Patuloy ho tayong bibigyan ng karunungan ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, kundi sa understanding ng Panginoon. Let's declare this to our lives and to our families. Sino po sa atin talagang gustong ibigay ang buhay niya sa Panginoon? Pwede po bang itaas ang kamay? Sino po sa atin naniniwala ka na si Jesus ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan at nung ikatlong araw siya ay namuhay na maguli? Kung naniniwala ka sa salitang ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man ang mananampalataya, hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang ang gagawin mo, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, talikuran ng kasalanan, magbagong buhay, maglingkod sa Panginoon, at sabihin mo ang katagang ito, Lord Jesus. Sabihin po natin, Lord Jesus. Lord Jesus. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pag-ibig. Dahil sa aking mga kasalanan, ako'y mapapahamak sa impyerno. Ako'y mapapahamak sa impyerno. Pero sa oras na ito, damang-dama ko ang iyong pag-ibig sa akin. Lord, patawad po sa lahat ng aking kasalanan na gawa. Sa aking kasalanan na gawa. Simula pong ngayon. Inatanggap kita. Bilang Panginoon. Bilang Panginoon. At tagapagligtas. Tagapagligtas. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Baguhin mo po ako. Baguhin mo po ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God loves you. He died for you. Kung ikaw ay talagang nagsisisi na, welcome po kayo every Sunday sa church po na ito. At gusto po namin kayong i-lead. Simula next year, ililid po kayo ng mga kananayan po natin, ng mga leader, mga kabataan, at sa mga bata po natin. Patuloy po tayong susunod sa Panginoon. Amen. Pwede po bang sabihin po natin yung kataga po ito? Bago tayo mag-closing prayer at palakpakan muna natin ng Panginoon, pwede po ba lumalakas sa palakpak kay Lord? Pwede po bang itaas natin ang dalawang kamay before we close in prayer? Ito po ay isang deklarasyon. Sabihin po natin, we are destined to hope. We are destined to hope. Lakasan po natin ha. We are destined to love by God. We are destined to love by God. We are destined to be saved. We are destined to be transformed. We are destined to be transformed. Lakasan po natin. We are destined to be like Jesus. We are destined to experience abundant life. We are destined to experience abundant life. We are destined to prosper. We are destined to prosper. We are destined to bless. We are destined to be joyful and peaceful. We are destined to be a champion. A more than conqueror. To be an overcomer. We are destined to be strong. We are destined to be wise. We are destined to be rewarded. We are destined to win. We are destined to win. We are destined to eternity. We are destined to eternity. We are all heaven bound. We are all heaven bound. And heaven is our perfect destination. Palakpakan po natin ang Panginoon. Taas po natin ang ating pong dalawang kamay. Ako na lang po mananalangin. Lord, our prayer is this. Vindicate us, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted in the Lord without wavering. Prove us, O Lord, and try us. Test our heart and our mind, for your steadfast love is before our eyes.
and we will walk in your faithfulness. Show us your ways, Lord. Teach us your paths. Guide us in your truth and teach us, for you are God, our Savior, and our hope is in you all day long. We will always commit to you, O God, whatever we do, and we will establish, and you will establish our plans. Thank you for today, Lord God. Continue lead us and guide us to your way, will, and words of yours. Lord, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, I declare sa bawat dumalo, sa church at sa online, we pray na patuloy mong idirek ang aming pong buhay. Salamat po sa pagliligtas mo sa mga nanalangin kanina. Salamat po dahil meron pong puso ang bawat isa ngayon na sila po ay dadalo na every Sunday. Sila po ay magpapatrain, Lord God, sa inyong lingkod at sa mga leader po namin. At ang panalangin ko, they will never be the same again, and we will never be the same again. I declare right now, kung sino man po sa amin mayroon pong baon sa utang, I declare, Lord God, provision sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Lord God, kung sino man po sa amin may sakit at karamdaman, ikaw man o ang iyong pamilya, ikaw man ay nasa church o nasa online, sa pangalan ni Jesus, I declare healing right now by the stripe of Jesus. You are healed in Jesus' name. Kahit cancer pa yan, pagagalingin ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, makakatapos po ng pag-aaral ng mga estudyante. I pray, mapopromote po ang mga nagtatrabaho. I pray, yung kanilang mga negosyo, pagpapalain mo. I pray, Lord God, ang church na ito, pagpapalain mo. Dadami ang mga makakilala po sa'yo. Dadami ang mga leaders. I pray sa mga online, Lord God, hindi lang 13 ang manonood, kundi do-doble, titriple sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare, everyday na gawain po namin sa online, mas marami pang manood, mas marami pang maghanap sa'yo, mas marami pang makakilala sa'yo, mas marami pang sumunod sa'yo. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, patuloy na ang pag-apaw ng pagpapala sa buhay ng bawat isa, maging sa komunidad po na ito. Ang panalangin ko, patuloy na magkakaroon ng great revival. Wasakin mo ang gawaan ng kaaway sa lugar na ito. I pray lahat ng bisyo wawasakin mo. Lahat ng maling pananampalataya aalisin mo. At patuloy, Panginoong Diyos, na ang bawat pamilya ay magkakaroon po ng pagbabago, pagpapala, at katagumpayan sa kanilang buhay. Ngayon pa lamang po, sa simpleng regalo pong ito, Panginoong Diyos, I pray na maramdaman po nila ang pag-ibig mo. At hindi lang po ito, Panginoong Diyos, marami pang pagpapala ang ipagkakaloob mo sa aming pong mga kapamilya na narito, maging sa online po namin. Salamat po muli. I-bless mo ang kanilang gagawin sa araw po na ito hanggang sa isang linggo, pagsapit ng Pasko, magsama-sama po kami alas 8 ng umaga sa lugar po na ito upang magpuri, magpasalamat sa isang buong taon, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami dahil kami ay iningatan mo, ang lugar na ito ay iningatan mo sa COVID-19. Salamat po, Panginoong Diyos. Continue guide us every day sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ng gustong sumunod sa Panginoon at nagmamahal sa Panginoon ay sumigaw po ng malakas na Amen! Amen! And Amen! Praise God! Palakpakan natin ng Lord! Pwede po lang palakpakan ng Panginoon. Kita-kita tayo sa Sunday, ha? Wala pong absent. Ang umabsent, pangit. Joke lang, joke lang. Ang umabsent po, sayang po yung blessing. No, ng Word of God, yung fellowship. At malay natin, baka hindi lang po ito. Kapag merong susunod, uunahin ko po kayo lahat na dumali ulit. Pag meron pong second batch. Sige po, upo tayong lahat. Maraming salamat po. At sa mga nasa online, papatay na po namin ang video. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. No, mamaya, mag-PPM na lang po ako sa inyo para magpasalamat. At ibibigay na po natin yung konting regalo. Salamat po sa nagbigay. Pagpalaay po kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po everyone. Pakishare po yung video po natin. To God be the glory. Okay, anak.